mga kamaestro. Kita niyo yung dami na masilya. Kung gano'n lang kakaunti hardener, ha? Yan, tignan niyo mabuti. Para matutunan niyo. 10% to 1% lang hardener. Okay? Magkakaroon tayo magkakaroon naman sila, konti lang. Hindi mo nang dadamihan, hindi pa kayo sanan. Mabilis kasi makiluto. Masarap, and then kailangan ng gamitin dito is dahil may bewang siya, plastic. Ayun na. Ay, oh, mainit kasi ngayon dito. Ah. Ah. Okay. Okay. Yan o, pag natutuyo na yan, gumagulog na. Kita ko lang sa inyo. Ayan, napahira na natin naman, pes. Iliyahin natin ngayon siya ng ano, ha? 220, ha? Ito pa rin gamit natin. Ano paghati? Yan ito. Yan, ha? Saklob. Yan ang tamang pagputo ng liya, mga kamaestro. Nahangin. At ako po may store sa mga electric pa. Nahimpan yung likod ni kamaestro niya, mga katik pa tayo. Murat may sakit. Masakit tayo, pintado pamilya. Napakasarap ka dure, no? Mga kamaestro. At alam mo yung
Pag alam mo yung tamang proseso ng trabaho, mga kamaestro, matutuwa lang. Sarili nyo, matutuwa kayo. Lagi ko nga sinasabi sa inyo, pinakamahirap makumbinsi yung ating sarili. Hindi niya, totoo yan. Pag nakumbinsin nyo na yung sarili nyo, na tama at maayos yung inyong ginagawa, handa nyo, sino pa yung ibang tao para hindi nyo makumbinsi, di ba? Kasi kayo gumagawa eh. Ayaw nakakaalam kung ano ang problema at pagkakamali nyo sa trabaho nyo. Ngayon, kung nakumbinsi nyo yung sarili nyo na maayos na, maganda yung ginagawa nyo, wala. Ay, sasabihin ko sa inyo, sigurado, sino pa yung ibang tao para hindi magustuhan ang trabaho nyo, di ba? Ayan. Napakaganda. Diyos! Kapit na lang. Ito, papatay natin yung resulta. Wow! Ganda na. Inis! Yes! Okay! Pakita ko sa inyo. Ngayon okay na to, wala na siyang, wala na result eh, wala na masalat na result eh. Yung kurba niya is, naibalik ko na sa original sa dati. Tatanggalin na natin to, pakikita ko sa inyo. So ayan mga kamaestro ha, pakikita ko sa inyo. Pwede na natin itong tanggalin ngayon. So ayan, nakikita niyo yung kanto. Diba ang ganda? Wow! O diba? Ano naman sasabi nyo riyan? Di ba't napakaganda niya? Naibalik mo yung original niya. Okay na okay siya. Ay. Ngayon, dito tayo maglalagay naman ng tape sa ibabaw. Kasi ahaguran pa natin naman sila dito. Kaya hindi na tayo pwede magtanggal ng tape hanggat hindi natatapos yan. Okay? Abangan nyo ha. Ito ha, maglalagay na tayo ng fine line sa ibabaw. Ito kasi yung fine line na ibebelto na ang paganyan. Yung masking tape, hindi. Pero may paraan ng masking tape. Putol-putulin nyo ng ganyan kalalaki yung masking tape. Saka nyo, idikit pa isa-isa. Ito kasi kahit di mo na putulin, sumusunod yan, no? Nakita nyo, rubber icing. Maganda dyan sa fine line. Pag ito ginamit nyo, puputulin yung gano'n, no? Ganun. Pagka masking tape, ha? Pag wala kayong fine line, masking tape ang gamit nyo, ganyan gagawin nyo. Nakita nyo? Nakakita nyo? Yan lang paraan dyan pagka wala kayong fine line. Kasi sa Pilipinas naman, malayang yun yung mga fine line. Di ba? Meron man, mahal. Kaya, diskarte na lang. Yan nyo, putulin nyo yung tape. Okay, di ba? Ganun. Di ba? Yan lang paraan dyan.
Tinuro ko lang sa inyo paano ha. Ganyan ang paraan kung wala kayong pahinay. Para alamin nyo, napakaswerte ninyo. Kung tumakalit na ito, sinasabi ko sa inyo. Gawin natin yan ang masilya.